Yo, what's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, sa ang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw nito. O dito guys, comment reaction ulit tayo dito sa interview nga ni Pangulong Marcos Jr. kay Tony Gonzaga patungkol dito sa matagal na nating tinatapik na 203 billion pesos na estate tax, at nagsalita na nga siya dito. Siya na mismo po ang nagsalita. At nasabi rin niya dyan na sabi niya, we are actually encouraging that this tawag nito, this case finally be resolved because I don't want to make a legal opinion for which I am not qualified, but rather to say we were never allowed to argue because when this case came out, we were all in the United States. Now we are here, we are all here, open the case and let us argue. Let's argue it, sabi niya. At meron pa siyang sinabi na meron naman daw talagang ipinupukol sa kanila o na pagmamayari nila, pero hindi naman sa kanila. Ayan na yung sinasabi ko, na hindi talaga sa kanila na ipamana, na ang iniisip ng iba ay sa kanila ipinamana dahil sila yung direktang pamilya. Yan yung sinasabi ko. Mamaya, pag napakinggan natin yan, ay reaksyonan ulit natin yan at ipakikita ko ulit yung sinasabi nilang Supreme Court decision na final and executory daw, pero doon maliwanag na tinanggal sila sa last will. Kaya hindi sila yung tagapagmana. Yun po ang aking ipinupunto dito. Kaya yung sinabi ni Pangulong Marcos dito na sinabi nga niya na hindi nga meron yung ipinupukol sa kanila na hindi nga sila ang nagmamayari. Yun po, yun. Ito po yung sinasabi ko na patungkol dyan. Na sinabi nga na nga niya, sinabi na nga ni Pangulong Marcos na hindi sila ang nagmamayari. Dahil meron talagang tagapagmana na hindi sila. Pero ipinupukol nga ng marami na sila yung tagapagmana. Ayan, pakinggan natin itong interview niya kay Tony Gonzaga para marinig natin mismo kay Pangulong Marcos. What about the 203 billion estate tax that they keep discussing in the news, in paper? Yeah. Well, we are actually encouraging that this finally be resolved because I don't want to make a legal opinion for which I am not qualified, but rather to say that we were never allowed to argue because when this case came out, we were all in the United States. So when it was the time for us to answer, we had no chance to answer because we were nakakulong in Hickam Air Force Base in Hawaii. Now we are all here. Open the case and let us argue it. So that all of the things that we should have been able to say in 1987, 88, 89, that we were not able to say. What did you want to say noong 86, 87, 88, 89? Isa-isa namin talaga yung sinasabi nilang property. Kasi hindi maliwanag ang pag-aari ng mga property na sinasabi amin. Sinasabi namin hindi amin 'yan. Huwag niyo kami tinatax diyan. Paano po sila nagcome up ng 203 billion? Hindi ko alam. Na figure. Basta pinagsama-sama lang nila kung ano-anong property. Mm-hmm. Eh yung ayun, narinig niyo po 'yon yung sinasabi niya na hindi amin 'yan. 'Di ba? 'Yun yung sinasabi ko. Ito po 'yon, no. Oh. Yung hindi talaga sa kanila. Dahil ito po yon, yung decision na ito. Ayan o. Supreme Court decision.
decision na po ito. Dahil sila po yung kinakasuhan at meron din, ano, apila nila ito na gusto talaga nilang sila ang magpatupad ng last will and testament. Yung pagmamayari ni Pangulong Marcos ay gusto nila. Ito yung katunayan na gusto nilang sila ang magpatupad, ang mag-administrator. Ayan o. Basahin nyo na lang po ito. Hindi ko na ulit-ulitin ito. Yung GR numbers 130371. Yan lang po ang isesearch nyo. Yung GR number 130371. Na sila ay naghahabol na maging administrator ng last will and testament. Ito po yun. Pero hindi po sila napagbigyan. Dahil ito, sinabi nga dito, itong part na ito, basahin ko. Granting letters testamentary in solidum to respondent Ferdinand R. Marcos II and Imelda Trinidad Romualdez Marcos as executors. Oh, gusto nila sila ang mag-execute ng last will and testament of the late Ferdinand E. Marcos. Ang isa pang matindi rito, gusto nilang sila ang mag-execute pero hindi naman ibinigay yung last will sa kanila dahil sila po ay inabolis. Inabolis po sila sa last will. Dahil naabolis sila, wala silang may pakita. Ito. Basahin niyo itong parte na ito. O yan o. Other granted letters testamentary to respondents, only the other hand, respondent Imelda Marcos filed her own motion for reconsideration on the ground that the will is lost. Ayan, nawala po. Yun ang sabi niya, nawala daw. Yung nawawala daw yung will. Will, iwawala mo, ibig sabihin lang talaga po, hindi na ibigay sa kanila. Dahil sila po ay naabolish sa last will. Hindi nila na-prove yung existence and prove its existence and validity. O, nakalagay dyan. O. Ay, ipapakita ko yung kanilang... ayan, at di sila, yung motion nila na to, ay na-deny po sila. O. Nandito po. O. Deny. Ayan po. Ito. Ayan o. Wherefore, for lack of merit, the motion for reconsideration filed separately by petitioner, Republic and Oppositor Imelda R. Marcos are both denied. So ordered. Yan po yan. Hindi po sila talaga ang tagapagmana. Dahil dito, ay papakita natin dito yung sinasabi nating hindi sila ang tagapagmana. Dahil nga po, saglit ha, pakita itong abolition na ito. Ewan ko kung ito yon. Tignan natin para makita nyo rin yung ating sinasabing sila po ay talagang inabolis po sa last will and testament ni Pangulong Ferdinand Marcos dahil sabi nga natin hindi tanga si Pangulong Marcos para ibigay yung kanyang kayamanan sa kanyang direktang pamilya. Ito po yun. Ito po yun, o. Oh. Ano ba yan? Ayan po. Hindi makita, ah. Ayan, o. Oh. Taglit, ah. Ito po yun, abolition na tinatawag natin. Yan po yun, oh, abolition. Inabolis po sila dyan sa last will and testament. Kaya, yung first family, oh, the undersigned do hereby abolish at all cause and effect Miss Patricia R. S. Trinidad, acclaimed Imelda Marcos, Fidel Valdez Ramos, marami silang inabolish dito ha. Lahat ng mga oligarch nandito, sina Gokongwei, si Subel de Ayala,
Ramos and Riley, lahat sila dito at nandito rin si, sabi nga pa nga dito, oh, yan, oh, Mr. Ferdinand Marcos Santiago, acclaimed Bongbong Marcos, which the original one was already died sometimes on the year 1975. Miss Amy Lacson Santiago, yan si Amy Marcos, Bundok, Demetrio Bundok Garcia, Miss Irene Cuanco, na-abolish po sila sa last will and testament. Ayan po. Na the undersigned, ito, ito yung tag ngayang tagapagmana. Only require Anthony Santiago Martin. Yan si Anthony Santiago Martin. Yan ang kanyang tagapagmana. At yan ang magbabayad. Kung sino yan. Kung sino yung tagapagmana na yan. Anthony Santiago Martin. Meron pa ba yung sinabi dito na kwan? Na spiritual wonder boy, hindi yata dito na ilagay. Nasa isang ewan ko kung nandito si nakalagay ang pangalan. Si Spiritual Wonder Boy. Code name po ito eh, code name. Hindi po ito ang tunay na pangalan, kundi code name po ito. Ayan po. Nandun sa isang will. Ayan o, Spiritual Wonder Boy. Ayan o. Spiritual Wonder Boy. Iyan po yan. Nakalagay po dyan. Kaya, hindi po talaga sila yung tagapagmana. Yun po ang katotohanan dyan. Kaya, tama yung sinabi niya na hindi nga sa kanila. Bakit pilit na pinababayad? Pilit na sa kanila pinapa... Kumbaga, pilit na sila ang pinagbabayad na hindi naman kanila. Yun yun. Yun yung punto ni Pangulong Marcos dito. Yan po. Ayan, tuloy natin yung pakikinig dito. Kamihan doon, hindi talaga wala kaming kinalaman doon. Oh, maliwanag. Karamihan doon, wala kaming kinalaman doon. Yung iba nga na pinagsisequester na nila. Yung, ayaw ko, sa mga cronies pa yata yung nakapangalan. Siyempre, alam mo naman si Pangulong Marcos. Tingnan mo yung sinasabi nilang kayamanan ni Pangulong Marcos. E magkano lang ang utang ng Pilipinas? Di ba mas malaki pa yung kayamanan ni Pangulong Marcos kaysa utang ng Pilipinas? Yun yung tinatawag nilang Marcos Wealth na gusto nilang angkinin. Gustong angkinin ng sinakori noon, yung Marcos Wealth na yan. Na pagmamayari nga ni Pangulong Marcos na kanyang ipinamana sa kanyang sole signatory. Yan po yun. Kaya... meron akong matinding revelasyon na nakalap. Matindi. Yung mga hinala natin ay nagkakatotoo. Yun po ang ating revelasyon na hindi ko pwedeng masabi sa inyo ngayon. Napakatindi nito. Yung ating mga hinala patungkol sa kaso ni Idol ay nagkakatotoo. At parang pinatotohanan na ng ating bubuwit na yung ating mga akusasyon, aligasyon noon sa mga sangkot sa kaso ni Idol ay nagkakatotoo. Talagang meron silang kinalaman. Yung mga sinasabi nating may kinalaman sa kaso ni Idol ay lumalabas ang mga patotoo. Yun po ang ating blind item ngayon. Hindi ko mag-disclose kung sino ang ating sinasabi dito. Kung nakikinig po kayo o narunod po kayo sa ating mga vlog noon ay nagkakatotoo yung ating mga ipinupunto noon
mga nakaraang vlog, sa dami ng vlog natin patungkol sa kaso ni Idol, ay pawang may katotohanan. Nagkakatotoo kung sino ang mga nagdidiin, kung sino ang may gustong manahimik si Idol. Iyon po yan. Kaya, hindi tayo magbabanggit kung sino, pero sabi ko nga, yung mga ating mga paratang noon ay nagkakaroon ng linaw na sila nga ang nasa likod. Iyon! Ituloy natin kung meron pang sasabihin si Mr. President dito. In fact, pumirma na ako, ilang beses na ako pumirma ng quit claim na tinatawag. Kung talagang gusto niya ikunin niyo, hindi amin yan eh. Every time I watch the news and every time I see an article about you, they always write yung... Ayan ha, narinig niyo ha. Kunin niyo, hindi amin yan eh. Oh. Dahil hindi nga talaga sa kanila. Yun po yun. Hindi sa kanila. Maliwanag na yung ipinupukol nga na sa kanila ay hindi talaga sa kanila. Pero yung mga nandun na gusto kasi talagang may gustong kunin talaga yung mga Swiss bank account na hindi naman sa kanila talaga nakapangalan na. Yung mga Swiss bank account na talaga namang napakalalaki na, na ipinamana na nga sa tagapagmana na signatory na walang iba kundi si Anthony Santiago Martin o si Spiritual Wonder Boy. Yan po yan. Yan po ang tunay ng tagapagmana ng Marcos Wealth na hindi po sila direktang pamilya. Hindi po tanga si Pangulong Ferdinand Marcos na buhay pa siya noon, 1986. 1989 na siya namatay eh. 1986, inumpisahan ng habulin ni Cory Aquino ang kanyang kayamanan sa pamamagitan ng PCGG. At sinabi ko nga na may emisaryo pa na dalawang pinsanin ng Pangulong Cory Aquino noon na pumunta nakipag-usap sa Pangulong Marcos. At alam nyo ba ang kasunduan ba nila? 80-20. 80 daw sa mga Aquino, tingnan mo, yung naghahabol na kunin lang imbes na gobyerno yung 80. Aquino, pamilya Aquino ang gusto makakuha ng 80%. Yung 20 ay Marcos. E tinanong ngayon ni Marcos, saano yung mga mamamayang Pilipino? Wala, basta yan lang ang hatian, sabi raw sa kanya. O sige, kung walang mapupunta sa mga Pilipino, yung 20% ko dyan, ibibigay ko na. Para matuloy na yung kwan, sige, sa inyo na yung 80%. Alam mo, sabi pa raw ni yung Aquino, eh, basta walang mapupunta sa mga Pilipino dahil ayaw kong maging mabango ka sa mga Pilipino. Yun ang katwiran. Kaya hindi natuloy yung deal na 80-20. Biro mo, 80% yung mapupunta sa kay Cory Aquino at 20% mapupunta sa mga taong bayan. At sabi nga ni Marcos, eh, kahit wala nang mapunta sa kanya, yung 20% na ibinibigay ni Cory ay ibigay na lang sa taong bayan. Makita mo kung gaano kagandang loob ng dating Pangulong Marcos. Pero hindi nga nangyari yan. Dahil yan ay hindi nangyari, gumawa ngayon ng Last Will and Testament si Pangulong Marcos noong 1989 na itinago, hindi ibinigay sa kanyang direktang pamilya dahil yung direktang pamilya niya ay hinahabol na ng PCGG. Yan po yan. Napakasimple po. O, ituloy natin ang pakikinig dito. The son of the late dictator. When you hear that, how does that make you feel? Nah. Does it affect you? No, because I know they're wrong. How many times have I been here in this room where he was in consultation with different groups? Ang diktador hindi nagkukonsulta. Ang diktador, sinasabi na lang niya, sinasabi, ito yung gagawin niyo sa ayot niyo, sa gusto niyo. How many times have I watched caucuses here? Have I watched meetings in this hall?
that in different industries, talagang kinakausap niya, ura-urada yan. Talagang paano ang gagawin natin? Ano ba talagang gusto ninyo? Then you know, how it, so there was more consultation in his time than there have been in many following administrations. In fact, I would venture to say in most of the following administrations to my dad, there was less consultation with groups, ordinary people, farmer groups, for example, than in my father's time. Because I know that everything he did with consultation with whoever, no matter what the system of government was. That's why for me, he said, you can say what you want, that's your opinion, you're wrong. Does it hurt you? No. When you hear that accusation against your father? No. It would hurt me if they were right. But they're wrong, so. Mm-hmm. Martial law, what is your take on that? Well, kasi, can I tell you what I learned in school? Oh, what did you learn in school? What was taught to us about martial law is that your father wanted to stay in power. That's why he declared martial law. Yeah. Martial law was declared because of the wars, the two wars we were fighting on two fronts. That is? And that is the, in the countryside, the NPA, CPP-NPA, was fomenting revolution. They wanted to bring down the government through violent means. So the government had to defend itself. The second front was the secessionist movement down in the south, led by MNLF and Chairman Nurmiswari at the time. He started that uprising, the secessionist movement. And that eventually turned into violence and essentially war. That was even supported. It's the reason that my mother went to Libya, because Libya was supporting the separatist movements here in the Philippines. During that time. Sure. Those were the dangers and the perils that the country was facing. Most people do not realize, I'd say the rebels, tawag namin rebelde, the communist rebels, how close they came to Manila. And how close they came to large urban centers, and slowly gained control. And that's why it was necessary to, in my father's view at the time, to declare martial law. Kasi may gera na talaga eh. That reason, how come that was not discussed to us in school? How come it was not in the news? How come it was not printed on paper? That side of the story. Because the victors write history, don't they? It is the victors in a conflict that will write the history. The government fell, so the victors wrote this history, and that's what is being taught in schools, and that's what you heard and learned. Those reasons were expounded at great length during my father's time. Pero siyempre, nagpolarize na eh. So kalaban na, naging kalaban na eh. So yung kalaban silang sumusulat ngayon ng history. Ayan ang nangyari, kaya ganyan ang natutunan ng tao. That's why tinatawag nila ngayon yung historical revisionism, historical distortion. Kaya lagi kong pag sinasabi na historical revisionism, sabi mo, banggitin mo yung isang halimbawa na may sinabi ako na hindi totoo. Ngayon, pagkatapos yung gawin yun, marami ako ipapakita na sinabi ninyo na hindi totoo. At I will prove it. So I don't know what historical revision. There's nothing that we say about we recognize naman the problems that happened, the abuses that occurred, you know, like in any war. All of these things are some things that are already part of history. So you're not revising history. There's no reason to revise history. Are you distorting our history? How am I distorting? That is their accusation. The distortion of history. Are you going to change the textbooks? Only if they're wrong. Factual naman eh. You can check facts. Let's talk about facts, not political opinion. What are the things that actually did happen that we can show, we can prove? Tignan ninyo. We have video, we have photographs, we have records. This actually happened. As opposed to, alam mo, balita namin, ganito yung nangyari. Narinig namin, may intel kami. Naging chismis basically na hindi naman mapatunayan. Lahat ng aming sinasabi, kaya namin patunayan. Kaya paano nagiging revision of history? And how do you distort history? You distort history siguro, sasabihin mo, these are the actual facts, pero ang interpretation, yung spin.
If there's one thing that I really noticed about you, especially during the campaign, when I would see you backstage, inside the tent, during the preparations, behind the scenes, is that you are so calm. There's so much calmness. Parang hindi kayo talaga napipikon. Even your kids say that. Sabi ng daddy ko, huwag kang mapipikon kasi pag pikon ka, talo ka. What makes you mad? Yun, yung hindi napipikon. Talagang sabi nga ni Tipi ay may natutunan din siya kay Pangulong Marcos Jr. dahil sa kanyang yan, hindi pikon. Kagaya nga, yung ginagawa niya ngayon na kinukuha niya sa diplomacy dahil maraming batikos sa kanya ngayon patungkol sa kanyang kabaitan daw. At sinabi nga ni Tipi, dahil yung natutunan daw niya na huwag munang batikusin yung isang tao kung pwede pang gawan ng paraan. Parang ganun din daw ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. ngayon, na huwag munang i-expose kung makukuha pa sa pakiusap para naman po hindi mapahiya yung tao. Yun yung kanyang gustong i-point out kay TP, na parang napapansin nga natin si TP magmula nung may mga na, nung una lang yung nung tinitira niya si ES Rodriguez, yun yung mga unang banat niya. Ngayon medyo nananahimik na si TP, na sabi nga niya ay hindi nakuha niya yung punto ni Pangulong Marcos Jr. na parang diplomasya muna. Yun daw ang estilo ni Pangulong Marcos, na tahimik lang, gawan ng paraan, ayaw niyang i-broadcast. Parang ganun. Baka makuha pa sa diplomasya at hindi naman mapahiya yung tao. At sabi nga ni Tipi, kesa bakbakan mo na agad, siyempre, paninindigan mo na yun dahil binakbakan mo na nga, tuloy-tuloy na yun. At mapahiya na yung mapahiya. Yun yung isang natutunan daw ni Tipi kay Pangulong Marcos, dahil nga yan, pinag-uusapan nila ni Tony ngayon, yung kabaitan ng ating Pangulo. Tuloy natin. What affects you? What really affects me is to see an innocent suffering. Yung pag may nakita ako maliit na bata na nahihirapan, walang makain, may sakit. Yun. Mm. I'm already tearing up just thinking about it. But that really for me. When you're in your car, you're in the traffic light, the kids are selling you things, kung ano-ano. I always look and say, we should be doing better than this. What is your dream for the Philippines? Equality. Daming mayaman dito, daming mahirap. Ayun guys, equality. Yan ang dream daw ng ating Pangulo para sa Pilipinas. At sabi nga niya, yung pag may nakikita raw siyang mga namamalimbus na mga bata sa lansangan, we should do better than this. Kaya, ngayong presidency, nasa kanya na ang presidency, we wish him the best. Na sana, matupad niya na yung sinasabi nga niya na kanya, sinasabi nga ng kanyang ama na this nation will be great again. Pero ang alam kong mangyayari yan kung makikipagtulungan si Pangulong Marcos Jr. sa signatory ng Last Will and Testament, ay diyan sigurado ako na maisa sa katuparan ang pangarap ng Pangulong Marcos na that this nation will be great again. Kung hindi man ngayon, sa darating na panahon, na sana mapagtagumpayan din ni signatory, kung hindi man
mapagtagumpayan ngayon ni Pangulong Marcos Jr. dahil nga hindi po sila ang signatory, yung sinasabi ko, para makubra na yung mga tinubo ng kayamanan na yan na ipinahiram sa mga iba't 170 bansa, yung sinabi ni Imelda, sa iba't ibang bansa. Maraming hindi naniniwala dyan. Bakit hindi mo paniniwalaan si Karen Hudes na nagtrabaho sa World Bank? The World Bank is set up by Jose Rizal and his lawyer Ferdinand Marcos, na nung bagong mamatay nga si Jose Rizal o si Padre Jose Antonio Diaz, ay yung kanyang kayamanan ay ibinigay na, o kumbaga ipinagkatiwala na niya kay Pangulong Marcos, at yan yung hinahabol nilang Marcos wealth. Oh, kagaya yung legal na napasa kanila yung 192,000 metric tons. Eh si Banat ba hindi naniniwala diyan sa Taliano Gold? Pero nandun sa Swiss Bank of Zurich, Bank of Zurich, nandun yan. Nasa inyo na yan kung maniniwala kayo o hindi. Hindi naman namin kayo pinipilit. Mas marami ang mahirap. I remember when we first did our interview, you said na you were 8 years old when you first stepped into the palace, nung naging president yung inyong ama. If you were to talk to your 8-year-old self, what would you want to tell that little Bongbong Marcos entering the palace? Boy, are you in for a wild ride? You have no idea what the rest of your life is holding for you, but it's going to be something amazing. It's going to be something unexpected. There are so many things that happened in my life that were so unexpected. Yes, that's what I would tell my little self, is to say, prepare yourself because ang daming mangyayari sa buhay mo. I remember when you won nung May 9. The next day, it was posted in your Instagram that you visited your father. Yes. What did you tell him? Here. And I will try to continue that. Congratulations, Mr. President. You did it. Ayan na nga, guys. Diyan na natatapos ang interview ni Pangulong Marcos. Kaya, hanggang sa muli, ang iyong kaibigang Roman Carinuel TV, lagi lang sumusuporta sa ating pandemic hero, Francis Leo Marcos. Ako'y magbabalik.